Magandang hapon, ngayon po ay Martes, November 16, 2021 at narito ang update sa ating lagay ng panahon. Patuloy pong umiiral at nakakaapekto pa rin ang intertropical convergence zone or ITCZ sa Palawan at sa Mindanao. Ngayong hapon at mamayang gabi may aasahan pa rin mga pag-ulan sa Caraga Region, Davao Oriental, Davao de Oro at maging sa Palawan. May okasyon pa rin na malalakas ang pagbuhos ng ulan at pwede pa rin niyang magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya't iba yung pag-iingat ang ating paalala sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Magdadala rin po ng mga pag-ulan ang shear line o yung tail end ng frontal system sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao, at pwede rin yang magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Naapektuhan naman ng amihan ang remaining parts ng Northern Luzon, samantalang sa iba pang bahagi ng ating bansa kasama na ang Metro Manila ngayong hapon at mamayang gabi may tsansa din po ng thunderstorm. Wala tayong inaasang pagkabuo ng bagyo sa loob ng PAR in the next 2 to 3 days at yung LPA na ating minomonitor sa silangan ng Mindanao ay nalusaw na po. Maliban dito, isang LPA ang ating binabantayan sa labas ng PAR. Kaninang alas 3 ng hapon, ito ay nasa layong 1,570 kilometers silangan ng Mindanao. For now, mababa ang tsansa na ang LPA na ito ay maging isang bagyo. At ito ay posibleng pumasok ng PAR bukas ng gabi, Miyerkules, or Thursday ng umaga. Yung kanyang magiging pagkilos ay pakanduran, hilagang kanduran. Lalapit po yan sa may bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Pero dyan po didikit itong ating shear line, kaya't hindi siya inaasahang tatama sa kalupaan. Posible pang magbago ang senaryo na ating binanggit ukol sa sama ng panahon na ito, kaya manatili po nakaantabay para sa ilalabas pang updates ng pag-asa ukol sa low pressure area. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, dito muna sa Luzon area, dahil pa rin sa ITCZ, maulang panahon pa rin ang mararanasan sa may bahagi ng Kalayaan Islands. Samantalang magdulot pa rin po ng mga pag-ulan ang shear line o yung tail end ng frontal system sa bahagi ng Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao bukas. May okasyon po na malalakas ang pagbuhos ng ulan at pwede yang magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang remaining parts ng Northern Luzon ay maapektuhan din po ng amihan, gayon din ang ibang bahagi ng Central Luzon. Pero mas mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Ilocos at maging sa western side ng Central Luzon. Ang remaining parts ng Luzon, dito po sa may Bicol Region, Calabar Zone, other parts of Central Luzon, Metro Manila at iba pang bahagi ng Limaropa, maalinsangang panahon ang mararanasan bukas at mataas ang banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Ang maximum temperature bukas sa Baguio, 23 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 29 degrees Celsius, samantalang sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa at Tagaytay, 31 degrees Celsius, sa Legazpi City naman, 32 degrees Celsius at sa Lawag at dito sa Metro Manila, 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa epekto ng ITCZ, medyo may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa Caraga, Davao Region, Sokcergen, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Muli po, may okasyon na malakas ang pagbuhos ng ulan at posible pa rin ang mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa remaining parts ng Mindanao at maging sa buong Kabisayaan, maalinsangang panahon po ang mararanasan bukas, mas mataas ang banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. 31 degrees Celsius ang pinakamataas na temperatura bukas sa Cagayan de Oro, Tacloban at Zamboanga Cities at 32 degrees Celsius naman sa Cebu, Davao at Iloilo. Para naman sa magiging kalagayan ng ating mga karagatan, may nakataas pa rin po tayong gale warning sa Ilocos Norte, so bawal pa rin po munang pumalaot yung ating mga kababayang mangingisda. But elsewhere in the country, pwede na pong maglayag. Diyan sa may extreme northern Luzon, magiging maalon ang karagatan. Sa kanluran at silangang bahagi ng Luzon at sa silangang bahagi po ng Visayas, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang kalagayan ng karagatan. Sa silangang bahagi ng Mindanao at sa kanlurang bahagi ng Mindoro at ng Palawan, katamtaman ang kalagayan ng karagatan. At yung inland seas ng southern Luzon, Visayas at maging sa Sulu Sea, Mindanao Sea at sa Moro Gulf, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang kalagayan ng mga karagatan. Para naman sa magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa, ngayong Thursday hanggang Saturday, November 18 hanggang November 20, sa Baguio City, maaapektuhan pa rin po ng amihan Thursday and Saturday. So, sisikat po ang araw, meron lamang mga mahinang mga pag-ulan na posible. Friday ay posible ang thunderstorm sa hapon at sa gabi.
Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng pag-ulan Thursday, Friday, may banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi at maalinsangan. And Saturday, kung may mga pag-ulan po, mahina lamang. Sa Legazpi City, may thunderstorms na aasahan Thursday sa hapon at sa gabi. At dahil sa paglapit ng LTA na binanggit natin kanina, magiging maulan ang panahon. Hindi lang sa Legazpi, pati sa ibang lugar sa Bicol Region, Friday and Saturday. May okasyon na malalakas ang pagbuhos ng ulan, so pwede po yung magdulot ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya't iba yung pag-iingat, ang ating paalala sa ating mga kababayang Bicolano. Samantalang sa Metro Cebu at sa Metro Davao, generally fair, warm, and humid weather conditions ang mararanasan Thursday hanggang Saturday. Meron lamang tsansa ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Sa Cebu City, maximum temperature 32 degrees Celsius at sa Davao naman 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang haring araw dulubog ng 5:24 mamayang hapon at sisikat bukas ng 5:57 ng umaga. Para po sa latest weather updates, i-follow lamang kami sa ating official social media accounts, DOST_PAGASA on Twitter and Facebook. Diyan po nagpo-post ang ating regional offices ng thunderstorm at rainfall advisories. At kapag tuloy-tuloy yung pag-boost ng ulan na malalakas ng heavy rainfall warning, mag-subscribe din sa ating official YouTube channel, DOST-PAGASA Weather Report. At para sa mas kompletong impormasyon, bisitahin ang ating official website, bagong.pagasa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po ang inyong forecaster, Ariel Rojas. Magandang hapon at mag-ingat po tayong lahat.